posible kaya na ang relationship na nagsimula as fake maging totoo? Tara na, kinikilig na ako, naihi na talaga ako sa kilig. Let's go! Hey there, welcome to Tita Talks TV! My name is Tita Marian and I actually host a podcast which is Tita Talks where I talk about Korean drama and Pinoy teleserye. So if you're interested in that, please go ahead and check out the podcast. It's available on Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, or wherever you get your podcast. Now, this is my YouTube channel where not only do I showcase my Naiya Terminal 5, but I also do reaction videos and shorter version ng mga reviews na ginagawa ko sa podcast. Welcome to the 5-minute review na may sobra ng konti by Tita Talks TV. In today's episode, we are going to feature the BL series or Boys Love series that actually started the craze in the Philippines. I'm not sure kung ito talaga nagpasimula ng craze about BL series, but in the Philippines, siyang nagpasimula. It started, I think it aired early 2020 nung nagsisimula pa lang yung quarantine and it gained popularity dahil na rin nga sa lahat tayo nakaabang na lang online dahil hindi tayo makalabas during quarantine period. But anyway, I also wanted to feature Pinoy BL series sa aking podcast but of course, I need to pay my respect sa nagpasimula nga which is Together the series starring Dai actors na super guwapo at ang kikinis ng kutis na sina Win and Bright. Hindi ko na sasabihin yung buong pangalan kasi baka mispronounce ko na lang so I will just have them here. Okay? So anyway, the series is all about Tyne, a first-year college student who had a gay admirer na si Green, which I also love. I love Green. I super love him. Anyway, so he had a gay admirer na gusto sana niyang layuan or patigilin. But of course, if someone is sexually harassing you, what do you do? But get a fake boyfriend, di ba? Imbis na magreklamo sa police, get a fake boyfriend as suggested by your friends. Talaga naman. Who better to get as fake boyfriend kung hindi ang suplado pero ubod ng popular na guitarist ng university nyo na si Sarawat. Doon na nga nagsimula ang lambingan, tampuhan, habulan, suyuan, ninatayin at Sarawat. Sarawat. Nahawa na ako sa pronunciation na Sarawat. Anyway, so let's talk about my thoughts about the series. So definitely it's your pabebe, kilig-kiligan series. At lahat ng ini-imagine mo na mangyayari sa'yo at ng crush mo, nandito na sa series na to. Slow-mo, yung biglang tingin. Very light. It's a feel-good movie. It's easy to follow. There was no heavy scenes. Actually, I was kind of half expecting na magkakaroon man lang ng coming out na scene. Kasi, di ba, parang the story started out with Tyne showing the dates that he had with all his previous girlfriends. And, di ba, in-expect na at least magka-come out siya sa friends niya, pero walang ganun. Parang the friends were just, yeah, okay, sure, you're gay, okay. Parang ganun. So how I wish that is true in real life, diba? That no one would have that anxiety of coming out to friends. But anyway, the series was so smooth, so easy, kilig lang talaga all throughout. And for me, that's actually the strength of it. Because sa sobrang kilig niya, you definitely would want to watch it over and over and over. Because there are some series na sobrang maganda din, but then it's hard for you to watch it all over again because you know that you have to go through the same iyakan, the same heavy scenes. Nung pinanood ko tong series na to, talaga nabuhayan yung hopeless romantic kong puso. Parang ginising ang natutulog kong puso. Charot! Parang binalik niya ako sa pagkabata. It definitely gives you that hopeless romantic feeling na pagkatapos ng panonood mo ng series na to, iisipin mo na naman, i-evaluate mo na naman ang sarili mo na bakit, Lord, bakit wala pa rin akong jowa? Bakit single pa rin ako? Okay naman ako. Mabait naman ako. Ganon. I don't know if that's something that you would be okay with kasi may mga taong ayaw mag-walling.
Initially, when I was actually deciding whether I should watch the series or not, I was kind of hesitant kasi medyo kinakabahan ako na baka hindi ako makarelate. Kasi nga, it's a BL series, so it's a boy's love. So, baka hindi ko makita yung sarili ko sa mga bida, parang ganun. So, dun ko na-realize, after watching the series, dun ko na-realize na love is love talaga. That even though for a straight tita like me, I still was able to feel the love, the kilig all throughout the episode. So, dun ko na-realize that love is love. I also wasn't expecting the kiss, yung interaction nila. I was actually thinking na baka itago sa camera or kiss lang sa cheeks or whatever. Hindi ko ina-expect na magkakaroon ng kiss. Lord, kinikilig pa rin ako hanggang ngayon habang ini-imagine ko yung nangyari. Anyway, the series is also very millennial. Yung mga sound effects, yung background music, even the intro song and some of the songs na part ng series na to, talagang super bagets. I remember the days na pinapanood ko pa yung TGIS, G-Make, yung talagang naalala ko. If there is anything that I could comment though, any issue, I think this is more of a culture gap. Because as a Filipino, we have that tendency that everyone in the family is involved sa buhay natin. Almost everyone. Kaya nga meron tayong mga toxic family members. So I was kind of hoping that I would see an adult sa buhay ng dalawa because they are still in their first year in college. So I was kind of expecting na may mag-guide sa kanila or something like that. Pero aside sa mga seniors sa kanilang mga club or sa kanilang school, I wasn't able to find that. So medyo naging, okay lang ba na hayaan niyo yung mga bata na gano'n, na sila lang, wala kayong masyadong interaction, hindi man lang tumatawag yung manggulang, parang gano'n. Parang once lang nga dumating yung parent, or yung nanay ni Sarawat sa eksena, tapos maikli pa. Tapos si Sarawat din, wala din masyadong guidance sa kapatid niya, sa bunso niyang kapatid. So parang naloka ako doon. And another thing na medyo na culture shock din ako is nung nag-live-in kagad yung dalawa na parang, oh my God, first year college. Bagets pa kayo? Ano sabi ng manggulang nyo? Parang ganun. Parang bumalik yung pagiging tita ko. Post-prod, medyo okay naman actually. Parang there's nothing grand about the post-production in terms ng lighting. Hindi naman kasi kailangan na magkaroon ng mga bonggang lighting or cinematography. Medyo nahilo lang ako ng konti direct. Medyo nahilo lang ako ng konti dun sa mga pagkaka-edit. Kasi parang cut. Kasi, for example, dun sa eksena, nakausap ni Tyne yung friends niya. Diba tatlo yung friends niya? So, parang ang nangyari, each friend would have this camera na nakatutok sa kanya. Tapos, every time na magsasalita yung friend na yun, parang merong ika-cut, tapos ilalagay yung kuha ng camera na nakatutok dun sa friend. Parang cut. Nasa sobrang pagkabilis ng mga cut, parang nahilo ako ng konti. Like, Derek! Ooh, natuwa masyado si editor sa pagka-cut. Yun lang naman yung comment ko sa post-prod. Overall, the series is super light, easy to follow, feel good, talaga namang something that you would want to watch over and over and over. I definitely would. And I'd like to thank myself dahil I allowed myself to watch this series. Natuwa ako talaga. Oh my God. Super. And now, ang question ko is how to move on. Totoo. Paano na tayo mag-move on ngayon? Ito na naman yung problema ko every time na nanonood ako ng mga series na ganito. But anyway, that's it. That's my review of it. Medyo sobra na naman tayo sa 5 minutes, but okay. I still will try to do it in 5 minutes. Maybe next episode, maisasakto ko ng 5 minutes ito. But anyway, if you are interested to listen to a longer version of the review, please don't forget to check out my podcast, which is Tita Talks, again on Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, or wherever you get your podcast. And also, kung gusto mo pa ng more chika and more chismis from me, you can also follow my social media accounts. I do have a Facebook page, Twitter, and Instagram. And like mo na rin and subscribe to this channel kung gusto nyo lang naman. Walang pilitan. Okay. Anyway, that's it from me. Good night, kids. I love you, Bruno Mars.